foldable phone, all-in-one PC at phone, tablet o phablet. Ilan lang po yan sa gadgets na inaasahang mauuso sa darating na 2013. Ano nga ba ang features ng high-tech gadgets na mga ito? Alamin po sa report ni Bernadette Reyes. Isa ka sa mga teking nakiuso ngayong taon, mag-ipon-ipon muli dahil marami kayong aabangang bago sa 2013. Ang mga touchscreen smartphones na lalong pumatok ngayong 2012, posibleng umabot pa sa 5 inches dahil mauuso raw ang mga phablet o phone-tablet. Well, people now are using their phone basically to get more information, ano? So they can use it for work. Tapos they can use it for play, tapos ginagamit din nila ito for entertainment. So maraming nanonood ng mga videos using their phones na rin. No? Tapos yun nga, they also to communicate or to get in touch with their friends. Lahat, communication, sa mga studies mo, sa ano, everything. Kasi yun na nga ang trend ngayon, di ba? We're into computer. Pero dahil takaw baterya ang malalaking screen, mauuso raw ang mga power bank o malalaking baterya kung saan pwede mong i-charge ang inyong gadget. Posible rin umanong pumatok sa techie crowd ang mga foldable phone. Smartphones pero mas magaan at mas madaling dalhin. Gusto niya, parang nasusuot mo na yung device mo. No? So yung screen mo, napo-fold mo na siya, foldable screens or OLED screens, no? Pero malinaw pa din siya. Pagdating naman sa mga computer, mauuso ang mga laptop na tablet pa o yung tinatawag na hybrid tablets. May detachable keyboard at stylus ito. Ibang tao kasi medyo nagsasawa na sila sa paggamit ng mouse and keyboards. So mas prefer na nila yung tina-touch na lang at the same time nang sa ganun mapabilis din yung ginagawa nila. Kung hanap nyo naman ay computer na mala TV ang laki, abay itong 23-inch all-in-one PC ang para sa inyo. Hindi tulad ng maraming computer, hindi nakahiwalay ang CPU nito sa screen. Mas matipid po siya sa space and then mas handy just in case gusto nyong i-travel. Anytime, isang item lang yung bibit-bitin nyo, andun na yung lahat ng hardware ng isang computer. Okay lang yung simple lang, pero yung mabilis. Siguro yung speed ng computer, tsaka yung graphics ng mismong CPU. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.